Hello guys, good morning, good afternoon. Nandito po ako ulit. Siya nga pala, salamat pala sa mga subscriber ko. Ngayon umabot na po ako ng 723 subscriber. Salamat po sa inyong suporta at panood sa aking video, sa aking pag-repair ng PC or laptop. Ngayon pala guys, ang aking content po ay mag-ayos ako ng Toshiba Satellite i3 laptop. Titingnan ko po kung ano yung sira, kasi ang sabi sa akin ng kasamahan ko, hindi daw mag-on yung ano niya, laptop niya, walang view. Halos pareha siguro ito sa ano, sa ni-repair ko na PC ng nakaraan. Ngayon titingnan ko ito kung kaya kong ayusin. Tsaka kung or may paraan pa ba. Pag hindi, papalitan ko to ng hard disk. Titingnan ko, ipakita ko sa inyo kung paano gagawin at paano masigurado na hard disk ba talaga ang sira. Lahat po ay aking ipapakita sa inyo. I-check ko rin yung BIOS niya or baka naka-off lang kaya hindi niya mabasa yung ano, hard disk. Siguro nag-corrupt yung hard disk niya. Mamaya magbibigay rin ako ng tips sa inyo po. Ngayon po, simula na po tayo. Ilapit ko lang to sa ano. Ito na po yung laptop, yung nakaraan na sinasabi ko na isusunod po sa pag-vlog. Ito. Ay. Lapit natin para makita nyo talaga. Babaan ko muna para mahaba masyado. Yun, uy. Yan. Ayan siya. Ngayon titingnan ko yung ano niya. I-switch on ko. Kung ano ko ba ng paraan. Yan na po siya, na-switch ko na. Ayan, makikita niyo diyan kung anong sistema ng laptop. Ilalapit ko lang para makita nyo talaga kung paano anuhin. Titingnan ko dito kung ano talaga anong nangyari dito. Pag mag-upload ako dito guys, hindi ko na kailangan i-pass forward kasi alam nyo bakit, kailangan ko ng ano, WH per viewers na matagal kasi kailangan ko sa YouTube account ko yan, yung manood ng kulang-kulang isang oras ganyan, kasi pag short video lang, mga minutes lang, wala, konti lang ang makuha mo na view. Depende rin yan sa tao kung i-play all niya lahat ang video mo kung nagustuhan niyo yung mga video uploads mo. Hintayin natin kung anong sasabihin ng system. Magsasabi yan eh. Sana po nakikita niyo ng maayos para makikita niyo talaga ang sistema ng laptop. Kailangan ko ipataas siya. I-adjust ko muna. Pataas ng konti. Yun, maganda yan. Yan. Tingnan nyo guys, wala pang open, hindi pa nagbubukas.
baba pa natin. Dito malalaman nyo na kung ano, sa ilaw pa lang makita nyo na kung ano yung problema. Sa akin dito, dahil yung ito, sa hard disk ito eh, pag nag-ano ito, parang nag-SOS yun, ibig sabihin okay yun siya. Pero pag nag-steady yung ilaw na yan, sa hard disk na yan, may problema ang hard disk nyan. May problema. Dapat naka-ano siya, SOS. Nag-blink, yung ganun. Yan. Pag ganyan sa nakahang, maghahang din ito. Pero pag okay siya, itong ilaw na to, magganon-ganon siya. Blink. E ngayon, oh, wala, oh. Kailangan ko itong hintayin kung anong sasabihin ng system. Kasi pag i-ano ko to, hindi ko malaman kung anong sira nito. Kasi sasabihin ng system, eh. Sasabihin niya. Hintayin natin ng konti. Pag panoorin nyo to, i-pass forward nyo lang, hanapin nyo yung sinasabi ng system. E dito, kailangan ko i-record lahat para po maintindihan nyo kung anong nangyayari dito, kung anong dahilan, kung bakit sa nasira. Wala pa rin. Kailangan lang natin hintayin. Hang lang siya, pero yung cursor niya umaandar, yun. Nakita niyo? Ito siya. Nagbabasa siya kaso inahanap niya yung ano, hard OS. Hintayin natin kung ano. Ayun, nakita niyo? Ipalapit ko para makita niyo rin. Sasabihin ko po para maintindihan niyo. Sabi niya dito, Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer. This error can be caused by the unplugging or removable storage devices as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and then restart your computer. If you want to continue to receive this error, message on the hardware file Windows. So ibig sabihin nito guys, yung Windows na laptop na to, ano siya, wala siyang na-detect error yung ano niya, yung storage niya, yung hard disk error, or di kaya yung DVD drive error. Yung cause nito, yung dahilan dito po ay ano po, halimbawa may cellphone kayo na sinaksak dito kasi gusto niyo mag-download, maglagay ng videos or USB, kahit ano po, anong class, kahit ano pong external, kailangan po para maayos po yung ano niyo. Hindi masira yung laptop niyo agad. Kailangan pag maglagay kayo ng mga USB or external, kailangan i-eject niyo na maayos, huwag yung bunutin agad kasi nakapababa yun ng buhay ng device. Nakababa yun. Instead, yung buhay ng device nyo is 10 years, bababa na lang siya. Yung hard disk nyo pala, bababa na lang siya ng ano. Habang nagbubunot kayo ng mga external na hindi nyo in-eject na maayos sa system, diniretso lang. Nagbibilang po yun. Hanggat masagad na siya, ayun, abnormal na yung hard disk, no? Hindi na siya gagana kasi nga napupuno na siya ng ano, eh, ejected na hindi inayos sa pag-eject sa system. Kaya ito po yun siya. Ngayon, i-try ko po itong i-restart ulit.
kung pwede pa. Kasi minsan kaya lang i-restart proper connect and then restart your computer. I-restart ko ulit para ano, makita natin. Sasabihin niya. Sana madetect na ito. Ah, dito pala. Yan, unahan ako. Di bali, 2 times ko lang ito. Matagal pa naman to. Siguro mga 5 minutes bago magbukas. I-check ko sa ano niya. Boot sequence niya kung baka nag-ano lang. Naka-disable. Kaya hindi siya ma-detect. Ipapakita ko po sa inyo. Hintayin ko na lang to. Tanggal na naman siya. Wala pa rin, hindi pa rin nag-on. Hintayin natin ulit. Tagal pa rin. Kailangan ko po ito hintayin kasi titingnan ko yung boot sequence niya. Baka naka-disable lang. Kasi sa settings po, pwede nyo siya i-disable para hindi niya mabasa lahat. Para pag start nyo ng system, magganito din. Wala ano. Pero ipakita ko sa inyo. Para mapatunayan ko na ano, na-disable ba or naka-enable. Tingnan natin sa BIOS niya. Tagal ah. Pasensya na kayo guys, matagal. Ganito talaga mag-ayos ng system. Kailangan tiis, tiyaga, tsaka focus. Wala talaga oh, hindi umiilaw yung ano. Tayo natin yan. Ulitin ko na lang para mabilis tayo. Titingnan ko na yung BIOS niya. Kailangan ko pindutin yung F2 para makita natin. Ayan siya. Kita nyo guys. Sana nakita nyo dyan sa ano, titingnan ko dito. Yung hard disk nya. Hard disk. Tweet up and you will have a SATA. Ayun oh. Yung SATA nya. Naka-enable naman.
at masipio ni Bo session is legacy enable boot speed. Ah, ito yan, ito yun, know, hard disk SSD naka ano siya, naka highlight sa siya yung una, so ibig sabihin naka detect siya. Able to be guys, storm system, get problem, and storm mode system. On enable, so you can see. Tahino, Miraz, and Steam. Ayun, oh, naka-highlight siya talaga. This is the hard disk. So, ibig sabihin, okay siya. Ayun, oh. Ayan, naka-highlight na yan. Tapos, if 10 natin. Ayan, yes. Hindi ko na to ano, kasi maraming oras. Ang gawin ko dito, guys, is buksan ko yung bubuksan ko po yung laptop. Papalitan ko ng ano, hard disk. Ayan ako. I-off ko na lang to. Ayan. At bubuksan ko yung system. Hindi nyo makita eh. Babaan ko na lang to. Okay. Ayan talaga siya. Kailangan natin pabilisan. Ayan na lang. Piano na lang para makikita nyo. Ito yung hard disk niya. Ayan siya. Ganun ko na lang para makikita nyo rin. Dito, nandito po yung OS nya sa hard disk. Pag once magloko ito, yung laptop nyo, ayaw, hindi talaga yan mag-on kahit anong gawin nyo. Ayan. Ito po siya. Hindi malang uminit to. So, ibig sabihin, hindi siya gumana. Ngayon, ang gagawin ko dito para hindi na ako maka-access ng oras pa. Palitan ko lang ng hard disk. Actually, honestly, nagpapabili na ako ng nasa kanya ng hard disk eh, kasi alam ko na to eh. Ni-review ko lang para ipakita ko sa inyo. Ngayon, ito yung luma na hard disk. Kunin ko yung ano. Ito na siya guys, yung nabili niyang hard disk na second hand. Dito lang din niya nabili sa Alcubar. Bili niya dito is 50 real, 320 GB. Pag bibili mo hin mo to na brand new, mahal. Titingnan ko to kung may OS ba or wala. Kasi kung may OS, kailangan ko i-reformat kasi alam niyo kung bakit. Hindi niya to system. Bali driver lang to OS. Bali, kung mag-on ito, ina-drive lang ng laptop ko pero hindi sa kanya nanggaling yung mga ano software lahat. Halimbawa, ito galing sa HP or yung mga ano, mga ibang PC, ibang laptop na brand. Ito yung laman niya. Pero yung laptop na to is Toshiba eh. Pero mag-on pa rin siya, pero iba yung system na naka-record. Ngayon, ilalagay ko na to. Ito siya. Seagate. Yan. Kung nakikita nyo po. Tanggalin ko muna pala to. Yung case nya, tatanggalin ko kasi ipapalit ko to sa isa.
Sa sunod na vlog ko po, inform ko lang sa inyo, ay cellphone na naman. Palit ng LCD. Mag-check ng tuwin siya yung luma. Mag-check kung ano yung problema na. Pangit, hindi nagmamagnet. Mga lokal, ganun talaga. Mahina siya. Itong kaha kasi kailangan ibalik to. Kasi dito siya kumakapit. Uy, nahulog. Hindi ko na mahanap. Ay, ito pala. Pasensya na ka, hindi ko pinakita yung mukha ko kasi kailangan ko ipopo sa inaayos ko. Siya. Ito yung hard disk na binili ng kasama ko. Ito yung luma. Titingnan natin. Malalaman nyo naman yan kung anong naman do. Sirado na natin. Hindi ko na to yan. Ikunin ko sana sa monitor kaso hindi na. Mabang oras na. Kita niyo naman. Ngayon guys, i-switch on ko na siya. Ilapit natin para makita nyo talaga. Yan. Switch on natin. Sana nagmana siya. Ayun, ito yung sinasabi ko. Yung ilaw. Yan. Pag okay yung hard disk nyo, yung ilaw na yan, magbiblink-blink yan. Ibig sabihin, okay siya. Hard disk to eh. Ayan po. Ayan. Uy, Arabic. Arabic palang may-ari. Ito, Arabic ba yan? O India. Windows 7 Ultimate. Nako, hindi pa genuine yung ano niya. Deactivated. Simulator. See, ganito pag i-deactivate yung ano. Madali lang po ito i-activate. Ayun siya. Magana yung ano niya, guys, OS, yung hard disk niya. So ibig sabihin ito yung sira na hard disk. Ito. Ito yung original niya. Magana siya. Tingnan natin yung ano niya. Properties niya. Ayan oh. Nakita niyo po ba 'yan? Ito yung sinasabi ko kanina. It naka gumagana siya kaso hindi niya HP oh. HP pa lang gamit nito. Ang nagagamit, ang nababasa sa akin processor lang, tsaka, ay hindi. Processor lang i3. 30 boot operating system, tapos tingnan niyo naman. Naka HP siya.
Pero okay lang naman to, kaso lang pangit kasi hindi mo siya ma yung mga settings ng laptop mo, halimbawa yung video card hindi niya ma ano, hindi niya ma-repress ayun oh. This will up 1GB lang eh yung laptop ko, 4GB ito eh. O 3GB pala. Yung laptop na to 3GB. Yan. Ngayon yun guys, kailangan ko tong i-reformat para ma-apply sa laptop ang settings. Tingnan niyo po, i-apply ko yung ano ha, yung sa settings. Tingnan natin kung ano niya. Ma-apply niya. Tingnan natin dito. Kung ma-apply ba niya. Ayan, refresh now. Ayan. Hindi niya ito ma-apply. Tingnan natin kung anong sasabihin niya. Yung hardware ng ano ko, malamang hindi ito niya ma-apply. Kung ma-apply niya, malalaman niyo ito eh. Dito. Tapos arapit pa yung ano. System component niya. Itong hard disk na to guys is disposable na to, hindi na to maano. Siguro sa mga professional na tech kaya nila ayusin to, pero ako hindi naman ako professional. May natutunan ko lang din. Bali kung ano yung natutunan ko, i-share ko sa inyo para naman makatulong sa mga gustong matutong mag-ayos ng computer. Sharing is caring, yun ang mahalaga. Sa mga professional, sa mga nag-aayos na katulad ko, hindi ako professional na, alam na nila to. Gusto ko po i-enhance yung ano ko, yung knowledge ko sa pag-ayos ng system. Kaya more ano pa ako, more learn ng mga ano, mabigat na dahilan sa ano, pag-ayos ng system. Naka-encounter na rin ako dati sa JIDA na sira yung motherboard. Pag sira ang motherboard, pag i-switch mo yung CPU, isang pindot mo lang nag-switch siya, pero maya sikans mamatay agad. Ninanapan ko ng paraan, pinalitan ko ng processor, pinalitan ko ng memory, pinalitan ko yung power supply, wala pa rin. Lahat-lahat in step by step ko, manual. Hinahanap ko kung anong sira. Ayaw talaga. Nung inano ko, binaklas ko ulit yung processor, yung mga ano niya sa loob, may naka-banking, may naka-baluktot na, dapat straight lang. Kaya isa yun sa dahilan na hindi na maayos yung system niya. Sira na talaga. Hindi kasi mapalitan ng ano yan eh. Hindi mapalitan ng ano na processor. Yung parang mga pin-pin niya sa ilalim. Hindi. Text na yun. Yun ang hirap sa computer. Sensitive. Hindi pa rin siya nag-ano. Matagal guys eh. I-ano ko na lang to kasi yung ano ng cellphone ko is mababa lang. I-reformat ko na lang to. Kasi iba eh, iba ang system. Sayang may mga Epic Games sana oh. Epic Games, may WinRAR na rin. Tingnan ko kung anong ano niya dito. Digisnik. Ito yung laman ng ano niya. Ayan oh, Arabic. Iya ko na yata ito. Hamsah, malo.
tingin ako, parang hindi yata may ari dito eh. Kasi yung sounds hindi yun. Yung laman ng hard disk iba. India. India po ang may-ari, India ang sounds. Hindi na ako magtagal guys, i-off ko na to kasi i-reformat ko. Ito po yung USB ko. Yung OS ko pala guys is all-in-one to, all-in-one Windows 7, 8, Windows 7 all-in-1, Windows 7, 8, 8, Windows 10. Reformat ko na lang to para ma-apply niya yung settings. Hindi ko na hard off. Ito yan. I-apply ko muna yung settings niya. Punta muna akong BIOS. Kailangan i-highlights ko po yung USB. Kasi naka-ano yan siya, naka-priority sa hard disk eh. Kailangan baguhin natin doon. Para ayan o, diba ito, tingnan nyo po ng maigi para matuto kayo. Diba naka-highlights yan. Pag number 1, ibig sabihin pag magbukas yung system, ito yung binabasa niya, hindi yung USB. So kailangan, dahil mag-reformat ako, i-priority ko yung USB para pag bukas niya, automatic mag-reformat na siya, mag-install ng OS. Yan. Tapit ko makira, makita nyo. Sana po nakita nyo. Kung hindi nyo nakita, na ano naman yung boses ko eh. Yano natin. 5 and 6 E5 E6 E5 E6. Ayan. Ayan. Ayan siya. Nakaano na yan. Tapos iano natin, save and exit. F10. Yes nyo para pag mamaya mag-open siya, naka-highlight na yung USB. Sana ma-read na yung USB ko. Ayun siya. Reformat na tayo guys. So ang ginagamit ko pala palagi, Windows 64. Installan ko siya ng Windows 10 kasi Windows 7 yung OS niya. Papalitan ko na ang Windows 10. Ayan siya. Sana po nakita nyo ng maayos yung ano. English United. Install. No choice, ako lang ko siya i-reformat. So ito, pakita ko sa inyo yung laman ng aking OS. Pinapit natin para makita nyo. Importante dito ang screen na makita nyo. 72, andito na po lahat. Yung gusto nyo ang OS na i-install, andito na siya. Windows 7 Home, Premium. Scroll ko na lang kasi konti lang ang oras ko. May duty pa po ako mamaya. Hanapin ko lang yung Windows 10, Windows 8. Windows Pro. Windows 10 ang ilalagay ko dito para update naman siya. Windows 10 Home. Gusto ko professional. Windows Pro. Windows Education. Enterprises.
Windows version. Windows Pro. Ito yon, Windows Pro. Windows 10 version, Windows Pro 64-bit. Ito na lang. Siya. Kailangan nito i-accept nyo lang po. Hintayin natin. Pag Windows 10 guys, medyo matagal. Ayan na siya. Windows 7, madali lang. Kailangan custom install. Ayan. So, ito yung laman na. Ito yung partition niya. Ang gawin ko dyan is, i-delete ko muna. Kasi pag hindi nyo i-delete dito, hindi nyo i-reformat lahat, tapos ni-next nyo, hindi po yung napapalitan ang OS. Ang mangyayari dyan, magdudubli ang OS nyo. I-format muna natin yung isa. Kailangan wag ano siya. Ayun, i-save yung isa din, i-format natin. Para sure, walang mga virus. Ayan, okay na siya. Naka-reformat na. 24GB, 97GB, 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 5. Wag i-delete. Kasi pag i-delete ko to, magiging isang ano lang ang partition. Pero okay naman. 97GB, 5. Format natin yung disk na yan para hindi na yung mag-arabic. Ngayon, okay na, linis na siya. Partition 1, 2, 3. So, next na natin. Para mag-install na siya. Bali, ginawa ko siyang 2 partition. Katulad ng dati niyang ano, hindi ko na lang dinelete yung partition na isa. Kasi mas maganda yung dalawa eh, para may option ka. Halimbawa, puno na yung isa, yung Windows C mo, yung main, tapos may D ka pa, yun, pwede mo siya ibalipat doon. Ang kailangan dyan, kailangan may space ka palagi sa main mo na Windows C, kasi pag puno na maghang, isa yan sa dahilan na maghang yung system mo. Kailangan ano lagi, my space siya. Kita nyo na naman matagal pa ang ano nito installing. Iwan ko lang muna yan. So, mapagal ko siya.
Siya nga pala, nalimutan kong sabihin sa inyo, baka sa mga may alam sa dinasabi nila na ano, na bakit di mo na-format na lang yun. Kahit i-reformat ko lang po, kahit i-reformat ko po yun, wala, useless pa rin. Kasi naghahanap yung system ng hard disk, kasi nga hindi nababasa yung hard disk niya, kaya hindi natin ma-reformat, useless pa rin. Kaya ang ano ko na lang, dinerecho ko na lang, hindi ko na lang i-try i-reformat, kasi wala siyang system eh, walang laman. Kasi nga error yung ano niya, hard disk. Kaya yun. So hintayin natin po yung ano niya, kasi Windows 10 matagal ang process, ang proseso. Sa Windows 7 ano lang siguro mga 30 minutes depende sa system. Pero ito dahil Windows 10 matagal. Ayan po. Matagal 'yan. Yan. Matagal 'yan. Pit natin. Naka 1% pa lang. Tagal talaga. Ayos na pag may ano eh. Wala na, hindi na kumirapan. Bakit? Yung ano, stand. Hindi, mas maano pa siya, matibad. Correct. Yan talaga yung stand na ko eh. Mas steady lang, no? Oo. Music habang nag-reformat. Open Wi-Fi.
tagal. Uy, naghang siya. Tagal ah. Tagal niya. Hintayin natin bakit matagal niya. Pa, hindi nabasa yung ano niya. I-try mo natin i-cancel. Palitan natin, baka hindi siya pwede. Okay, kasi tagal siya eh. Palitan natin ng iba. OS. Nawala yung ano niya eh. Blink niyang puti, dapat meron yun. Hintayin natin. Hard off ko na lang ulit to kasi wala eh, hindi umilaw. Yan. Para balik siya dapat iilaw kasi yan. Pro yun kanina, Windows 10 Pro, papalitan ko ng ano, iba.
Pag Windows 7 ito, mabilis lang. Ang hirap kasi sa Windows 7 nga. Windows 7 okay naman, kaso alam nyo bakit? Hindi na siya nag-update. Tsaka hindi na sa control, hindi na sa hindi hindi yung version niya hindi na control ng Windows na Windows 7. Wala lang tech na sumusuporta. Is out na eh. Windows 10 home, industrial, pro, education, Windows Enterprises 64. Kasi Windows 10 Pro yun kanina, education kaya. Pro. Ito na lang, version. Kaya siya ito yung kanina. Retail. Windows 7 Home na lang. Tingnan natin. Delete ko na lang to, tapos ihatiin ko na lang. Primary. Dito tayo sa primary. Next.
Tulog ka na. Mamaya ka pa.
So, wag na dahil puno na po yung aking ano. Puno yung ano ko, isang cellphone ko ng yung memory kaya nilipat ko na lang sa isang cellphone. Understand kasi matagal eh. Lang sa labas, guys.
slogan niya. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I'm crazy, I'm mad, do no cap. Only got
Okay. Dapat yung health yung ano. Thank you.
Ito na siya ng Windows 10. Hintayin natin. Siya. Pagano tayo ng John, let's start with John is the right. Test it natin. Kasi pag ilagay ko sa Arabic, baka Arabic ito. US. Keyboard layout. At layout natin. Second keyboard. English natin.
alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Let's see.